Malakas humihina. Delikado yung pabukso-bukso. Minsan mahal ka, minsan hindi. Pero tara tayo. So, the game number one, mga kaibigan, red side natin Kingpins Crown. Ang gagawin na Thumbs. So, kilala si Crown dito. Nakilala ko siya sa Thumbs. Maso naman para sa isang palito. Sininar, layo naman for this Bruno. Yo! Para sa isang Atlas. And 619, Rey Mysterio para sa isang Link. Ayos nga naman to mga bestie. Pati naman sa kabilang banda for Finesse Emperors. Pride for Kaja mga besties. Kuroko naman dito for Joehead. Pero teka lang mga bestie wap. Naku po, kinukuha dito ang buff kagad against Kingpins. Pero yun nga lang, nakuha lang din successfully by Finesse Empress. Pero madadama yata si Yo. Naku po, Yo is running to escape. Pero uy, isa na lang. Anyo. Ayong pala to, ayong. Anyo. Ayong pala, ayong. Ayong, din yung baso ko. Kala ko may, ano, may part 9 dito yung K-drama fever. Ano dito ah, aggressive sila pakita ng Kingpins and first blood na kuha agad dito. Di parang crowd natin, hindi na malayo ng Finesse Emperors na meron palang ano, meron palang kalaban. Anyway, dyan napatay ito ay sa Lilia ng Finesse Emperors and kita natin dito si Baby 666. Ooh! Uy! Naka-execute! Kaya pala. Kaya pala kakaiba ang ating Uranus dito. And Selena din naka-execute so for this. Pero nakikita na Selena na wala pa rin masyadong ganap mga bestie. So medyo mahirap-hirap tumansya nga naman sa kasakali. For dito, Lilia, check nga natin ang item nila din na direkepop dito. So far, mask, dalawa lang for Finesse Emperor. Halos pareho lang, dalawa. So far, nakamask na rin halos pala si Selena. So, oops! Ayun! Naku, nadali pa si, ano, si Rey Mysterio, 619 ng Kingpins dito. Uy, favorite ko yung dati ha, yung ano, WWE. Na-heartbreak na ako nung ano eh. Nung nalaman ko na scripted pala. Pero anyways, another kill dito. Para sa Finesse Empress, feel na feel ko pa yung dati. Grabe na mga ina-RKO, mga ganun pala ba sa atin. Tapos mga kaklase ko talagang pinapractice pa sa loob ng school eh. Nagpapractisan pa nila ng rest. Wala nalang magpatuhan ng ano no? Upuan no? Upuan. Oo, oh, steel chair. At sa PS, favorite yun. Yung may mga cage mode. Ah, oh, yan. PS1, PS2, PS3 yung mga yan. Oh. Smackdown versus Raw. Double. Lalaki talaga ako dati. Pero anyway, sa top play natin, in a 2 versus 1. So dito si Crown, dahil sinabi natin, ano talaga siya eh. Thumbs using talaga siya. Alam ko meron siyang Supreme Badge for this hero. Pero anyways, for Finesse Emperors naman, nakita natin na lagi din sila may sagot for this Kingpin squad. Uh-huh. Tama ka dyan, Ate Shanti. So, for this, lumalamang-lamang na ang Finesse Emperors pagdating sa gold. Kaya tingnan lang natin kung kailangan dapat madire-diretso nila mabawag talaga or mabantayan nila ang magtaba nitong Link para the other side. Bruno lang talagang asahan nila. At napakadali lang din naman patayin ng isang Bruno kung saasakali. Link lang ang magiging problema dito dahil sa mobility ni Link. Pero eto na, naku po, ayun lang. Si Majo, muntik na, madamay. Pero si Kuroko, yun lang, patay din. Mga beswa, pride dito. Try to fight against two, but a double kill para ay Bruno. Naku po, mukhang magandang standout to para sa kanilang marksman. Another one si Ayong dito. Naku po, medyo maasim na. No turning back na. Laban na lang. Ayun, naku po. Pero damay ka na yata. But here comes the backup. Mga beswa, Ayong God, you're gonna go down. Damay pa dito. Si Admiral Boy, tsaka si Deity, trying to escape, pero Wala pa masyadong damage dito si Lilia, pero hindi nila masyadong, hindi nila inatrasan. It's a 2 versus 1, pet lang pala ni Yo. Pero anyways, napagalang pasok dito rin na sa Link, ito naman ejector, time for Kuroko, no basket. Oh, grabe, dami na tinaalala ng mga Nga, no Kuroko, no basket pa dito. Kuroko, no basket, diba ano din yan, show basketball. Basketball naman. But anyway, 6-4 ating score. Lamang dito ang Finesse Emperors in terms of gold. Pero pagdating sa team fight, kita natin kanina yung potential ng lineup ng Kingpins. Damage, Wave of the World, automatic, pasok yung isang Link for the backup, that instant kill for them. Ang kanagatala for Finesse Emperors, talagang hindi nila binibitawan as long as alam nila kaya na nakuhanin. Ito na, ang chokes lang! Kasi Atlas, pero binawi lang din naman. Mas madami pa na deck, ejector dito. Uh-huh. Eh, parang Kuroko natin, shoot the ball, baby boy. Mm-hmm, tama ka dyan, Ate Shanti. Pero nga lang si Kuroko na iwan sa dreams. Another one, naupo, team fight yun. Patay ka agad ang Joehead nila, mga besties. Pero ay lang, the turtle has been secured by Finesse Emperors, sabay disengage na ang Kingpins. Gusto pa sana man dami ng iba kaso nakita nila natapos na yung turtle. Baka patulan na sila eh. Kaya tama na, disengage daw sa asa. Oo, delikado na if ever. So sayang doon yung actually yung sa Kingpins yung setup play supposedly na isang Atlas. Mas maganda sana siya kung nagamit doon sa turtle objective nung magkocontest sila. Pero anyway, sa top lane side natin nakaready dito ang Finesse Emperors. Pero napakasakit agad ni Ayong God natin dito. Eto na si Yo, magkikita ka Yo-Yo ba sa Gedli? Pero yun nga, oh! Naku po! Nakapag-
Admiral po, pero yun ang na-chokes lang dito. It's gonna be pride na nga Finesse Efforts Lions for the backup natin naman sa kanyang Bruno. Pero sa likod, hindi pa tapos ang laban natin. Hala, ang dami tag team na po ang nangyayari dito. Admiral po, una kill para sa Finesse Efforts. Tama ka dyan, Ate Shanti. So, napakahaba. At pinupuno nila ng action talaga ang ating first 5-minute team game time pa lang to, mga besties. Pero halos talagang punong-puno na ng action. Pero titingnan naman natin pagdating sa objectives. Ang kalamangan na napupunta sa Finesse Amps. Other than turtles, pati yung mga tower nila dito hindi pa nababasagan or hindi pa masyadong nadidikitan ng Kingpins. On the other side, sila nakakatatlo na agad for the first 5 minutes natin. So malaki ang kalamangan na agad dito ng Finesse Empress, even though nadikit lang sila pagdating sa KDA score. Oo, kumbaga pagdating sa objective, kasi after nila pumatay, dumetiretso sila sa objective. Gaya nakita natin dito middle line side, nakasira naman sila ng tore. Ang kanagandaan pa dito siguro yung pagkakaranaan pagkakaranaan execute dito ng Uranus. Kasi kapag ka may low life siyang katapat, automatic, mamapatay niya, masasecure niya yung kill. Exactly, so hindi ka pwedeng mang micro sa kanya if ever. Or maganda to sakasakali para kay Crown, para hindi sila mahirapan patayin kasi tumatagos naman yan sa kunat or exact value ang damage ng ano, exact value ang damage ng execute, so pwede sakasakali. Pero yun nga lang, medyo blurred daw ang kita mo, mga nakikita ko. Oh, parang kailangan mo ng salamin. Baka malabo yung monitor. Ano? Baka malabo yung monitor. De, joke lang. Pili ko mapagal yung internet ko. Pero anyways, kaya natin yan. Ilalaban natin yan. Kasi, eto na si Pride with that necklace of Durant Slam din naman para sa ating laban ngayon. So, good thing para din sa Kari. Nagkakaroon siya ng space or opportunity to farm. Hindi na siya masyadong sumasama sa team fight. Kasi nandito nakaready ang Finesse Effort. Kasi nga lang, kita natin dito magpunti ka na magkaroon ng bakbakan. Of double force, pinagos sa ilalim ng torre, pero tempest of flames, pagkakit na isang link, flag out naman. Para sa ating Johed, wala na buhay dito, and a kill for this Uranus. Oho, tama ka dyan, Ate Shanti. Pero yun nga lang, for this, sayang lang, napatay pa ang Ling nang wala nga lang din silang nakuhan trade. And for this feeling ko, naghihintay na lang ata ng Lord Spawn dito. Oops! Pero kalaw, tatama yung panat. Hintay lang ng Lord dito ang Finesse Emperors. At marami na silang magagawa. For sure, mamamaximize nilitong Lord na makukuha nila if ever. Last 1 minute na lang din, Lord will be up. Yun, natama. 10! At yung score, mga kaibigan, hindi ko kita yung... hindi ko kita yung red side blurred talaga sa akin. So, we need the 37 cents in third game time for King... I mean, for a Finesse Empress, tapos na nga pinapakita na dito. And for this Kingpins naman, medyo hindi pa nag-pay off yung kanilang Bruno Pictita. Hindi pa natin masyadong nakikita nag-online. Knowing na naka-veteran hunter siya, so mas mahirap ngayon kasi hindi na siya makakapag-jungle ng naaayon sa gusto niyang gawin. Tama ka nga dyan. So medyo mahirap-hirapings na kung sakasakali. And for this, dire-diretso pa rin ang pag-push ng Finesse Emperors onto the Kingpins Towers. Pero 30 seconds, magkakaroon ng Lord, so medyo kailangan i-reserva na nila ang kanilang mga skills for this very first time. Baka dito pa magkasakasakali, makabasag ang Kingpins if ever. Na makaagaw, kung makaagaw sila ng Lord. True. Ay, check ka tayo sa carry. Tinanahan, silipin natin yung item ng carry. Oh, for the carry, wind talker na agad. So, additional movement sticks on niya. Kaya naman pala, literal na parang umaan nyo kapag may low life dito for Kingpins. But anyways, the top farmer para sa ating laban is this carry with the 7k gold. So, medyo malaking kailangan habulin dito ng Kingpins kasi 4.7k pa lang ang isang Bruno dito and humahabol pa si Uranus sa ating karera. Gaya na sinabi natin, kapag may low life na player dito, come from Kingpins, automatic execute agad. At look at the objectives of Finesse Empress para sa ating laban. Talagang sulit na sulit. Turtle pa lang tayo pero wala lang inhibitor turret dito. Turtle pa lang pala yun. Grabe, hindi nga pumasok. True. Oh, hindi man lang umabot sa ano, sa hula ko pala, mga bestie wap. So, maganda-ganda nga to, mapakaaga pa nito para sa Finesse Emperors, even though na 10-6 lang naman ang score nila. Talagang para ang sitwasyon, takbo ng laro natin parang patapos na ang laban, mga besties. And here comes the turtle, kukunin na yata. Ay, hindi, nakita na, nag-convert na into a lord, mga bestie wap. Yun. Ito maganda, buti talaga nila rin pinalta yung turtle. Mas para, diretso Lord na sila. Oh. Kapag mas napabilis yung opportunity na ma-close nila yung laro. Pero talaga gumagawa ng ganun para ma-ensure na agad, para Lord na agad. Pero anyways, kita natin dito, very very effective for Finesse Emperors yung 3-man setup pala nila dito na naka-support emblem. Oo, tama nga dyan. Medyo kakaiba nga to, ha. Pero kahit naka-support emblem tat sa online, hindi natin random na malalambot lang yan kung sakasakali. Item check nga tayo sa pa dito, direct copy for... this Uranus naman na. Oh, okay.
naglibro, so wala pang Oracle din dito si Reynos kung saan saan if ever. And si nakita natin si Kaja na necklace of durance naman kaagad, so good counter na to para kay Thumbs if ever na, na mahila niya or sakaling katabi niya matama-tamaan lang na magical damage pwede na. Pero eto na mga bestie, wap yung Lord dito pumasok na yun another setup link dito para kay Atlas. Pero yun nga lang naka-double kill ang Kingpins, makakabawi pa yata mga bestie. Si Kuroko na upo, napakalalim din. Pero keep them busy, Lord is doing his own business mga bestie. Pero yun lang, naupo, apat ang patay dito. Nadali pa mga bestie, wap sinasabi natin na chokes lang may natin natin galing kayo. Tatay nga, naset up niya doon tapos sakto hindi yung Lord yung unang tinarget nung inhibited turret, kaya automatic nagdeal ng damage dito yung turret sa mga na-setupan no Atlas. Ito yung kailangan abangan or kailangan iwasan ng Finesse Emperor. So minamay Atlas kasi dito yung Kingpins. So yung crowd control dito na AOE lamang yung Kingpins at meron silang Bruno na yung ulti pagka magkakalapit kayo automatic tumatalbog. So additional damage pa rin sa kanila. Kumbaga as long as there's a good setup play coming from this Atlas, nagpo-proc yung damage ito ng Bruno tapos pwede pumasok yung link. Exactly. So for that, doon naman lamang ang Kingpins mga bestie pagdating sa setup play. So bakit si makikita natin kung sa lineup naman ng Finesse Emperors, eh most likely single target lockdown ang meron sila, Day of Ejector or may unstoppable force, single target lang din and the Divine Judgment as well. Compared dito kay Yo na talagang may pang setup play, 5 man setup ka, kakayanin niya kung tutusin eh. So for that, mas malaki nga lang comeback capability nila dito, makabuo ng mga wipeout moments against the Finesse Emperors. Pero si Ling, naku po, yari yata. Nice ulti, nice dodge. Grabe. Sakto, dodge para kay Yari Mysterio 619 natin. At ito pa pala ang kailangan abangan ng Finesse Emperors. Meron nga pa ng Selena dito ang Kingpin. So isang pagkakamali lang if ever. Automatic na hihirapan ng Finesse Emperors dito. Siguro kailangan na natin makakita ng isang isang hila talaga sa Kaja. Yun, na literal na magiging panggulat pa. May super para sa ating laban na hindi pa natin masyado nakikita yung mga hila coming from this Kaja na talaga naging kumbaga nagbigay ng ibang sitwasyon para sa Finesse Emperors. Mga game changing moment. Pero eto na naman mga kaibigan, nice hook there or link from this Atlas. Pero yun nga lang, nakupo, napopped ang kanyang immortality pero may trade lang din mga be. Wala, salo siya na lang din pala. Siling dito coming on the back behind mga be. Siwa pina 619, nakupo, si Ayong God patay yata dito kanilang marksman. Tama si Majo, nakupo, patayin lang din face to face shutdown pa. Ito pa, naku, uy, apat pa rin ang buhay. Sakto-sakto yung Winter Tradition ni Admiral Boy kay di napatay, nahihila pa dito si Lion. And that is it for game number 1. Congratulations, Finesse Emperor. Grabe mga kaibigan, na for that medyo at least sumubok ang Kingpins dito, nabalik na rin ang laro pero yun nga lang hindi pa rin sapat kahit na ang kinaganda kasi dito sa sa online tournament. So and sa mga hindi nakakalam kasi we almost forget na i-remind sa kanila yung prize pool natin. So most likely it's 25k sa champion, 15k sa first runner up and 10k sa second runner up. Ayan po, online lang yan. Nasa bahay lang sila naglalaro mga bestie wap. So eto na, Ate Shanti, welcome back to the game number 2, Kingpins versus Finesse Emperors. Pakilala ko muna to, for Kingpins, Crown for Thumbs, Yo naman dito for Johead, Lion for Bruno, Majo for Farsa, at 619 for this Zask. Eto naman sa ating next side, yung Finesse Emperors. Ayun, and sila off-lane pala dito. Oo, nakita nga pala natin ito na ginawa ng ibang teams. Pero anyways, ayun ka rin kagamit ng squad. Wala na buhay dito. Halo si 619! Naku po, nasama pa nga dito. Flicker out for Admiral Toy. Pero yung dito, wala na buhay. And that is going to be a 2-1 in favor of Finesse Emperors. Ito, Admiral Boy with this Balear Pride naman nagagamit na Angela, DD666 para sa isang export, and Kuroko para sa isang Grok. At yun na nga mga besties, napakaaga ng or almost wala pang 1 minute kanina, nakakuha na kaagad tayo ng 3 kills dito, pinaghatian nila with a 2-1 score. So mukhang talagang parehas ng team na to palabanan. For Kingpins, medyo iba ang nakikita ko sa kanilang galawan ngayon. So far kasi previously sa Just ML Challengers Edition natin ng Season 1, eh halos naging standout tong Kingpins na to. Eh ngayon parang medyo nag-iba ang takbo ng mundo. May mga nagpapakilala ulit na mga bagong lumang squads like Finesse Emperors na napakatagal na rin squad nito, halos active pa rin hanggang ngayon. Nakapasok sa ating Just ML Challengers Edition, no? In the truth, speaking of Kingpins, parang meron tayong mga bagong players na nakikita ngayon. Pero sa bottom side natin, ito na ang pangalawang pagkapatay. Hindi ko yung pride natin ng Finesse Emperors, pero si Crown wala na buhay. Siguro for Kingpins na mention na lang dito, if ever, siguro,
Siguro sa predictable yung Thamos pick nila. Parang pag na-open si Thamos, automatic yung one super cut. Pero anyway, hindi po naman natin nakikita hindi effective for them so far for this early part of the game. Magaling pinapakita ng rotation, although for Finesse Emperor sila ang lumalabang pagdating sa gold. Exactly, mga Ate Shanti. And for this, naupo si Deity, muntik pa madali dun, mga kaibigan. Laki ng kalamangan nila dito for the early 2 minutes, mga beses magto-2K. I mean, 2K nga talaga halos ang alamang dito ng Finesse Emperor. So, napaka-dominante at nakita natin na kayang-kaya nila ang Kingpins by this meta, mga bestie. Item check nga rin tayo dito. Turtle, 30 seconds, magkakabuhay na rin. This time, 4-man mask ang makikita natin for Finesse Emperors. Unlike kanina, na 2-man mask lang nung game number 1. And for Kingpins naman, 3-man mask. At unlike din nung game number 1, na 2-man mask lang din sila halos. Offlane cloud, kumbaga dito yung Finesse Emperors. So, inaan sila ngayong offlane nila dito para pagka tumapa dito yung ano yung cloud nila, automatic additional support na siya dito for this cloud. But anyways, for Kingpins naman, ang kinagandaan dito, mabilis sila mag-push if ever. Tsaka pagdating sa team fight, pwede nilang ipang-sambot dito yung ano, yung pet or yung ipit disaster pagka pumasok bigla yung isang cloud para makontra na agad. Para mag-save siya, delikado, meron siyang kaharapin. But anyways, itong unang turtle para sa ating laban. Crown dito, pumasok lang din naman. And check sir, coming from this sa Johet. Ayong God, wala na buhay na pinagod. Lazy 2 and kakasabi lang natin. Sas, nakapatay nun. And this one na yung wala na rin buhay dito. Pero Admiral Boy, pumapatay lang din naman. It's a 3 versus 3. Oh. Para sa ating match ngayon. Flick out for this Finesse Emperors. Kasi nahuli di. Uy, hinaanin na lang. Niliparan lang dito ng Barca na Kingpin. Oo, naku po, baliwala mga kaibigan. Pero ngayon, so, uy, muntik pa. Madali dito, or madamay si Dimitipi na Grock doon, mga kaibigan. Or export yata yun. Or Grock na nga yata ang Dimitipi doon. Pero for this 4-4 ang ating score, tumabla ng Kingpins. Pero hindi pa rin sapat, mga best. Si Admiral Boy dito, muntik nang madamay. And for that feather airstrike, eh, kinansin na lang din, mga best. Sayang, diretso combo nga sana yun. With that feather airstrike plus na ejector force from Johed. Pero yun nga, eh, medyo mahilap pa sa kasakali. And then there's a figure. Pwede pang mag- Ito pala yung nawala sa lineup ng Kingpins, si AzizZZ. Naaalala ko si AzizZ, parang lagi natin nababanggit natin sa Hero Rundown. But anyways, going back into this match for this Kingpins, sobrang goods pala in terms of damage kapag ka tumaba silang lahat. Kumbaga ang hirap agad dito for Finesse Emperors na mag-setup ng play. Kasi lahat sila malalambot. Dito si Deity 666, kung nawala na siya ng Piraga Armor, automatic. Pwede na silang agree dito ng Kingpins. Kasi Angela, Claude, Valier, tapos si Grock. Automatic si Grock manlalambot agad kasi most probably siya yung itatry din i-burst dito. Knowing na merong ejector itong Kingpins for this Johed. Exactly. At saka sa napansin din naman natin na naka-support emblem si Grock. So yung kunat niya compared sa tank emblem, eh halos iba na or mas malambot na siya. So medyo malambot nga ang Finesse Emperors dito. Isang magandang siguro 3 item combination lang dito for the marksman ng Lion and also Johed. Kayang-kaya na nilang sumulo kill if ever na makakasalusin silang hero. Kahit sino nga dyan, tutusin eh. Huwag lang si Xborg, syempre. Kasi may Firaga Armor. Pero wala yung Firaga Armor, well, it's a secure kill ka. Ilang hits lang, kumbaga. So, nakita natin sa top lane side, ganun kasakit yung, ano, yung Zass against this blood. Kumbaga, napilitan siya agad mag-in out sa kanyang Dexter. But anyways, 4-4 running score, 5 minutes and 8 seconds in third game time. In terms of gold, laban dito ang Finesse Emperors. Kasi nga lang, kumapansin natin dito for this Kingpins. Nahirapan sila in terms of push, flicker out for Deity 666. Ito na ang hard guard. Come from the Angela. Medyo lumagpas na naman ang sinister na dito. Flicker out para kay Crown makakatakas ba. Ayun, nadali lagi ni ang killing streak for this Valir. And Myrtle has been taken here by Kingpin. Patay din si Kiroko dito or ang Grock ng Finesse Emperors. No, tama ka dyan. At ito na nga. Naku po, eh, di pa rin nagkakalayo pagdating sa scoring sheet ng dalawang to. Pero if we're going to take a look sa push alas ng mga Finesse Emperors, we just one tower push against the Kingpins pa lang. Pero ito nga lang si Deity. Naupo, napilitan na lang. Pero meron na agad pala siyang immortality for this. Pero gusto yatang ipop ni Yo. Pero delikado. Naupo. Merong nga. Uy, naku. Tinamaan pa rin ng magaling. Feather airstrike. Oh. Majo. Naku, yun na dali. Si Majo 3 siya yata to. Ay, patay lang din siya. Hindi na nakalipad. Naramdaman na pwede nga patayin agad. I'm just here for Admiral Boy now at 4-0-2. Yung ini-expect natin ng support. Grabe mag-deal ng damage dito for Finesse Ever. So, dahil doon, nagkakaroon ng space dito isang club na makahawal pagdating sa farm at freely makaikot sa mapa. Kasi for Kingpins, knowing na meron silang kailangan kontrahin dito ng Valier, medyo mawawala sa atensyon nila yung isang club. But anyways, agad sinabi natin, Finesse
effort dito, ang team composition nila is men para patamain dito yung blood. So, effective yung ginagawa nila ngayon kasi hindi siya malapitan. Now, at level 11 against this level 10 na Bruno ni Lion. Tama dyan. So, medyo kakaiba naman na ngayon na nagiging takbo ng mundo if ever. Pero sa bottom lane, naku, tingnan nga natin, mahahabol lang din. Hindi naman, disengage para kay Kuroko and Yo. And for this, hindi pa nakakuha pa rin talaga until now na Finhacking Pitch dito na isang even one tower push. Top lane, susubok yata. And this might be the first tower push sa bottom lane. Yun lang, pangalawa na ng Finesse Emperors to. So good trade lang din kahit na sumasabay sila dito sa different rotation. Or magkabaliktarang rotation, lumalamang naman sa objective ang Kingpins. Oo, kumbaga dito for Kingpins, kailangan pabilisan nila tuwing na meron naman silang Zaz sa lineup nila. Si Zaz kilala din na grabe mag-push. Pero anyway, si Yo dito ang gustong patayin. Feather Airstrike, ta-cancel dito ng Wild Charge. Coming from Kuroko, ito na yata bakbakan para flicker out. Coming from this Grok, nice escape para sa kanya. And personal objective again for Finesse Empress. Medyo malayo dito yung Kingpins to contest this one. Nag-clear pa sila ng minion wave. And Turtle has been secured here by paring Ayong God ng Finesse Emperor. Ako po, mukhang mapupunta na rin yata ang kalamangan dito for Finesse Empress totally. For this, naku po, nakakuha pa ng Turtle. At nakita man natin na nahihirapan pumatay ang Kingpins against Finesse Empress. Na even though na alam naman natin malalambot lang sana to, hindi na machempuhan kung saan ba nila kakatin na pushes dumadaan ang members ng Finesse Empress. Ito na si Johead, feeling ko nakaamoy na yata. Pero hindi, nakita niya may tao sa ano, sa bush. Kailangan dito, kailangan sakto dito yung pasok ni Yo para makuha niya ano, para makuha niya if ever yung kahit yung Valir or Angela para minus na agad dito for this team Finesse Empress. So ay talaga ang pinaka dito sa lineup ng Kingpins, hindi kasi sila team oriented kasi more on damage. Pero pwedeng sa late game, pagka nag team fight na talaga nang nagsakto lahat ng skills nila, automatic meron silang damage kasi Joy, Farsa, Tams, Bruno, di ba? Kumbaga kailangan nila magpa-item dito. Pero for Finesse Empress naman, ang pinakamaganda dito, hindi pa napapasama ulit si Blood pagdating sa team fight. Pero speaking of team fight, ito na sinakyan na ng hardcore dito. Si Ayong God, nakaredy lang din naman, pero mukhang hindi niya papasukin. Mas pinili muna nila dito nga patayin yung ano dito, yung pet ni Zaz. Tama. At least, kaso yun nga lang, mabilis nga lang di kumuldo ng pet ni Zaz dito. Pero alam naman natin na every time na mag-upgrade tong pet ni Zaz, mahirapan ang Finesse Emperor sa quest 1, especially mga free hit man lang yung pet na yun. Kayang pumatay nun or mambisit inside the clash. Pero stop lane, ayun, medyo kaiba nga lang. Pero di pa rin yata papatali si Admiral Doy. Medyo lalim na yan mga besties. And another ulti para kay Majo na paganda pa, napadali pa ang buhay dito para kay Majo Trisha for that na shutdown nga lang ang Valir na Finesse Emperors na bigyan ng na sobra na tapang din si Kuya Admiral Doy natin na para na flicker in pa siya doon para lang i-try na patayin dito isang player come from Kingpins. So ito yung mga opportunity ng Kingpins para mabaliktad ang laban. But anyways, naagawan dito ng buff ng Finesse Emperors ang Kingpins. So another objective na naman para sa kanila. Yung ano pala kanina, medyo nabitin yung Blazy Duet ni Claude kanina kasi naharangan yata ni Grok para medyo natendid. Pero anyways, dito kita natin na dito sila lagi nagkita sa may Lord Pit natin. So medyo delikado to mag-engage into a team fight dito sa side na to kasi pwede yung mapatalbog sila ng isang Lord. Oo, tama ka dyan. Pero yun nga lang si Blazing Duet boy, nakupo, ganda ng pasok. Pero a stun coming from a June, nakabuhay pa, nakatakas pa nga si Kuya Claude natin. Pero yun nga lang si Kuroko, magiging trade mga besties. Si Lord nagising, ulti dito ni Zask, up and alive. Medyo masakit yan mga besties. Talos patas na naman ang resulta ng engagement dito ng Kingpins at Finesse Emperors. Maingat sa isa't isa, ayaw mag-total commit ng full force power sa dalawang to. Medyo yung sinasabi natin kanina for ano, for this blood, parang hirap pumasok pag siya yung mag-initiate talaga. Oo, ano? Kasi pwedeng ibang salo sa kanya, itabi lang sa kanya yung pet ni Zask, automatic viable na siya sa damage. Napakataas nun, malagkit pa siya, panagkamali siya ng counter or may stunning effect din yung Zask pet dito. But anyways, for this Zask, padiretso na siya ng Holy Crystal. So mas masakit siya if ever dito against this Ember Squad. But anyways, makikita natin dito for Kingpin, sinisimula nila ang level 1 Lord na dito na si Ayong God! Na sino nakakuha yung Joyhead? Nakuha pa rin Blazing Duet, mga kaibigan, para kay Ayong God dito. Majo ay napatay na. Last and standing ko from Daisy, wala yung drag armor yan. 619 range here, napatay din. So,
unti-unti na nauubos dito. Kingpins si Crown na iwan lang din naman against 3 players of Finesse Emperor. Tama dyan. And for this mga bestiwa, biglang gumanda ang laro. Nakuha nga ng Kingpins yung Lord doon, pero tatlo naman sa teammates nila naging kapalit. So mukhang masasayang ang effort dito ng Lord at paglaki ng kanilang minion wave, still wala makokontrol na lane. Sa bagay, mas importante yung kompleto eh, na kasi mas madali dumipensa kaysa yung nakuha niyo yung Lord tapos patay naman ng karamihan sa inyo. Pero at least at that time makakuha naman ng golds lahat, pero yung nga lang sila pa rin nabasagan sa abilang banda sa kanila yung Lord. Sila pa rin na pushan, parang nirisk nila na sige bahala na makuha natin yung Lord. Pero ang problema kasi doon, may marksman dito yung may marksman din yung Finesse Empress. So if ever, mabilis lang din na ma-defend yung Lord nila. But anyways, for Kingpins, good thought pa rin naman. Hindi lang nasakto kasi nagkaroon na nga team fight at ready agad din si Ion Guard for a Blazing Duet. Nako po, tama ka dyan. And kanina nga nakita natin si Ion Guard na yung naunang pumasok ng Blazing Duet niya together with Angel na nasakay sa kanya. Pero muntik na siya doon, mamatay mga best drop. Si Crown din dito pala, naupo, may re-hit din sa bottom lane, hindi natin nakita ng konti. Pero pagsilip natin, wala na palang buhay din kagad ng isang stamps. Napakasakit ng Cloud na so far. Ay, grabe oh! Ang sakit ng Cloud, pero ito yung kailangan batin ng Cloud kasi grabe din yung damage dito ng combo ni Zaz at ni Farsa. So magkamali lang siya ng madadaan na dito, automatic pwedeng dalawa sila agad na mapatay kasama si Angela tsaka siya. So kailangan maging maingat dito din yung Finesse Empress. Pero anyways, tingnan nga natin yung item dito ng Bruno. Ito, for this Bruno, padiretso siguro ito na BOD. So ready for bakbakan na rin dito yung Kingpins if ever. Kasi gano'ng sinabi natin, late game sa kanila yung damage kapag nagkamali ng pasok dito yung Finesse Emperors. Kasi sulit, meron silang burst, tapos meron silang finisher. Ang front nila dito if ever is the set arms. Pero anyways, naiwan at nasiraan, nasiraga armor dito ang isang Thumbs and disengage for this Finesse Emperor squad. Yep, exactly, mga best up. And for this, by the way nga pala, shoutout sa ating 924 viewers before we almost forget. Wow. 500 shares will be given out, 500 diamonds mga bestie wapa. So para sa inyo yan lahat. At take this opportunity para madamitan ang inyong favorite hero, especially ngayong lockdown. Ito na, di isang share lang kayo, okay na yan. Sa 900 na nanonood, for sure 900 din kagad yung masyashare. Oo, parang konting dagdag na lang, pwede tayo magpamigay na 1,000 diamonds ngayong araw. Every 500 din guys, kahit ako na natin yung 500, isang 500 pa ulit, automatic may isa pa ulit na 500. Get me a coma. Puro 500 lang yung narinig na. Anyways, 8 rats score, 14 minutes in third game time. Less than a minute bago mabuhay dito ang pangalawang Lord para sa ating laban. Kita naman natin dito, Wind of Nature ang piniling buuin ni Ion Guard against this double mage setup ng Kingpin. So, ang pinaka-gusto niya kontrahin dito ay yung free hit na isang Johed, ay free hit na isang Bruno, at yung instant pick-off na isang Johed. So, kung magkakaya niya nang iwasan dito if ever na naka-heart guard sa kanyang isang Angela, yung mga sa mapa ni Farsa. Tama ka dyan. So, for this time, pwede may comeback potential ang Kingpins mga bestie wap. Napakalaki nun syempre. Yun nga lang, kailangan wag na rin bitawan ng Finesse Empress at wag na magkamali. Pamuntik pa si Kuroko dito. Nakipansin niya, di na biro yung damage dito ng Kingpins. So tulad nga ng sinabi natin kanina, early stage ng game, pagka umabot ng late game, medyo delikado ang Finesse Empress. The reason why, malalambot ang kanilang heroes dito ng army ng lineup ng Finesse Emperors, like Zask and the, I mean Zask tuloy, Avalir and then Angela pick for these two Finesse Emperors. Is that true? Ito at level 2 Lord to guys. Kaya sinabi natin, online na rin dito yung damage ng Kingpin. For Finesse Emperors, ang kailangan nilang pantayan dito, siguro yung Farsa or kaya makuha nila agad yung Zask. Pag hindi nila agad yung nakuha, magiging madugo yung cost natin dito. Pero anyways, nag-aalam din, nagsustock lang din naman dito yung Claude ng Finesse Emperor. Si Glock na dito for the back mission. Kailangan maramdaman nila na nandito sa bush na to yung kalaban nila, or else talagang magugulat sila sa pangyayaring yun. Nakita natin dito, Ejector has been popped. Kung ako dito napatay na, pero last instance, wala tinamahan. Wala damage din sa Dating 666. So minus 1 agad for Finesse Emperors. And mukhang mag-disengage sila dito for Kingpins. Perfect timing for them to get this sword. Pero basically, sumat dito for this blood. At the good force and a pause. Muntik na, akala ko maano na dito. Pero saktong-sakto na yung ejector dito ni
Sino to? Ni Kuya. Nahuli si Joey. Ay, nahuli. Nakahuli si Joey. Nakikita si anak ko. Si Claude. Nakikita si Claude. True. Nako po, exciting to. Pagka-resume ng laban, mga bestie wap. Medyo crucial yung pwesto 1 ng lahat. So, kailangan alerto dito. Kapit sa cellphone. Ano yan? Tutok lang. Ayan. Tutok lang sila dito. Iba yung nasa agent yata. Pero, anyway, sa mga bago nila yung Shadows Cabinator, 1.1k yung viewers. Guys, so yun ay stream natin. 500 shares equals 500 diamonds. Ko, sa mga bago natin. Unang laban pa lang po ito ngayong araw. Ganto na agad kainit. How much more yung mga next natin magiging series. So, for Kingpins, base sa mapa natin ngayon, at taas ng chance nilang balik na rin ang ating laban. Yung Claude na huli na at nadikitan dito ng isang Joehead plus si 6-1 na yung malapit. Wala yung clock or wala si Kuroko no basket ng Finesse Emperors naman. Are you there? Humihi lang, humihi si Zeus, humihi. Saglit. Ah, okay. Rinig ba yan? Rinig tayo. Narinig tayo ngayon. Ayan, sorry po tayo habang nag-aantay, syempre. Sorry kay Adias Series, sorry kay Chomery at Yenza Cantes. Tanod, ingay, magtrabaho ka na sa barangay. Sorry nga pala kayo, barangay Tanod, siya sa mami ni Azizi. Parang, as far as I've seen earlier, as I've read earlier, parang sinabi niya na Azizi will just take a break. So, Azizi was part of the Kingpins lineup. Correct me if I'm wrong, pero ang alam ko, yes, part siya ng Kingpins lineup. Oh, para naghang yung PC ko, guys. Wait lang. Yan. Yan, mga kaibigan, kalma lang kayo dyan, ha. Medyo kakaralan tayo ng problema. Naghang yung PC ko, wait lang. Okay na. Yan. Kamusta naman ang ano? Medyo mainit ang laban, ha. Oo, pre. Mainit ang laban, pre. Mainit sa kwarto. Mainit ang tarima. Talaga namang kakaiba ang laban na to. Eh, Finesse Emperor, magaling kasi talaga. Pero na. Ito na lang na yung pag-post neto, mga bestie wap, napagod na lang tumakbo. Pero sa top line, ito, tingnan natin yung Claude, direct Pope. Ito na, naku po si Yo, dapat delikado. Nilabanan siya, men, hindi nagpaawat. Pero yun nga lang, mga kaibigan, Angela was there, so medyo useless ang pag-setup. Natanggal yung lagkit ng Joy kanina, kaya kaya nakataas. But anyways, good din dito, nakasaka yung Angela, saktong-sakto lang, Divine, kaya ready for the backup. Pero anyways, another bakbakan na naman dito, blazing to it for this Claude. Pero si Crowd dito, dire-diretso lang, nawala ng immortals dito. Ang isang XP at habang nangyayari yun, we can see your Kingpins taking this level 2 Lord, pero buhay na yung track na full life for Finesse Emperor. Naku po, tama ka dyan. And for this might be the challenge. There's a Grak, malaking chancing. Stay! Nagaw! Naku po, Diyos mio, Ginoo! Ang ganda pa ng score, 11-11. So, that's the wish, mga ibigan. Go! Wait, so naman nun? Grak. At yung sabi ko ako doon, close your eyes, make the wish. Mahalot kasal! Katal lang po talaga kapag ka nag-alert sa Mobile Legends, hindi yan kinakalculate minsan. Pulso ng damdamin. Timing, kumbaga, no? Nakapaalupit. Timing is crucial to win. Oo, di ba? Alright, dami natin mga quotes talaga dyan. Anyways, for this game, please, ganyan sinabi natin, maganda sana yung ano nila kanina, positioning. Pero for Finesse Empress, nice kill para kay Kuroko. Di bali na pang limang pagkabatay ngayon, ang importante nakuha niya yung level 2 Lord. Dahil doon, makakaposition ulit ang kanya mga kakampi at naintay pa siya na makabalik. Oo, nako po. Pero this time, mga bestie wap, nakakunap gumanda ang takbo ng mundo ng Finesse Emperor dahil dun sa kakaibang pinakita ni Grak. So ngayon, medyo left behind na naman ang Kingpins. Okay na kanina eh. Nalalaban na sila eh. Naasahan nila na nga yung Lord eh. Naagaw lang talaga ng Grak. So parang napakalaking pambisit nun pa for the side of Kingpins. Oo, dahil sana. Kita nga lumiliit na naman mapa dito ng Kingpins. And let's look at that sa ating middle lane na Akira, the Red for Pride, that is going to be the lightning transition. Sumasakit na rin dito yung Angela, guys. Kumbaga, tatalbog yung damage dito ng kanyang Angela. But anyways, for this, naka Genius 1 pa nga. Genius 1, Ice Queen 1. Siya na talaga ang 2-day na beauty kit. But anyways, 11-11 pa rin ating score ngayon. For Pinesembers, napag-anong kanilang estado ngayon sa ating Red for Kingpins naman. Medyo kailangan nila mag-loosen up
kailangan mahuli nila dito yung Claude as much as possible. Meron silang showhead, napakadali lang i-target nun as long as mag-isa ang isang Claude. Yep, tama ka dyan mga best you up. And for this mga kaibigan, tignan na lang natin, mabuti na lang na depensahan pa rin ng Kingpins halos sa bagay, hindi na rin nagkakalayo halos yung estado ng dalawang hero na to. For sure, baka halos isang lock item na lang itong mga to. Pero for that, ako si Angela po ang napiling target! Hindi man lang nagamit ang kanyang ultimate, pero baliwala, yun nga lang, gumante si Yo dito, natanggalan ng immortality, ba't Kuroko? At oh, yun lang, iwan sa Dreams, double kill sila, yun. Naku, pero ito ah, ang kinagandaan dito pagdating sa team fight, walang namatay. For this Kingpin squad, kaya sinabi natin, pagdating sa damage, lalamang dito ang Kingpin tatlo ang kumalas sa linya ng Finesse Emperor. Saktong-sakto na isang Johan or Yo taking down that Angela. So minus na agad sa defense na isang Claude. So si Ayong God dito, hindi din siya makapasok lagi kasi naku-ultimate din automatically ang Zaz dito. Pero anyways, dalawa, ano dito na buhay for Finesse Emperor to defend their base. That time natin, 9 seconds bago mabuhay si Angela. Question here is, matedefend ba nila ang kanilang base? So disengage agad dito for Kingpins. Hindi pa kayang paasimin, kumbaga hindi pa iaano, hindi pa i-end ang ating laro kasi medyo delikado din. So wala na dun si Claude for the defense. Oh, tama ka dyan. So, for this time mga kaibigan, dahil sa tatlong namatay dito for Finesse Emperors, eh, nakabawi, ang laki ng pahayahay na buhay. Pero naku, rescue kill yata dito si Ayong God, but it's too late for Angela. Pero naku po, sayang lang din mga besties. Muntik pa nga kung sakasakali nakasakay si Angela doon, tas namatay si Claude. Medyo magiging 2-in-1 package deal pa. Buti na lang ako, hindi na natuloy. At Claude lang din halos ang napatay doon. Grabe mo! Actually, kinagataan pala dito sa Kingpins. Yung pet dito ni Zaz or yung ipis niya automatic para nagsiserve na tank para sa kanila si Bright. Dapat nga naman dito ni Kuya Crown natin, kitang kita agad. And then sinabi natin may slowing effect kasi yung ipis dito ni Zaz. So automatic agad, ito na naman yung that injector. Dito dito na wala na ng pinaga armor, pero mga kapatid lang din naman pihit dito ang isang Bruno. Pero Admiral Toy dealing that damage against this Bruno, double kill para sa kanya. Ayun lang, at tunay na firebender, naka triple kill dito para sa Finesse Emperor. Nagpakilala na ako to, ako lang to kumbaga sa bagay, kasama niya dito si Valir. Pag pinagsama nga naman tong dalawang firebender sa isang team, talagang napakasakit if ever. With a triple kill dito for Johead, eh ngayon kailangan na rin isipin ng Kingpins na online na rin siya, na ito na oh, lalaban na lang din. And for yung Lord dito mga kaibigan, this is just level 3 Lord na tayo dito. 21 minutes na pala tayo. Oo, 21 minutes na pala tayo sa ating laro. Kaya sinabi natin yung mga nauusong ang pang comment lang, basta may makomment lang sa mga post, everything blah blah when Fire Nation attack. Eto na to for Finesse Emperors. Nagla-double whammy yung damage nung isang Valir kanina together with this expert. Kumbaga dalawa yung kinontra or dalawa yung iniilagan dito ng Bruno natin. Meron sa Sahig, tapos meron din galing sa Eric coming from the XP at Tarzan. Level 3 Lord na kuha ng Finesse Emperor. Tama ka dyan na Ate Shanti. So for this kaso, kahit walang level 3 Lord dito yata, sakasali. Level 4 panghintay natin para tayo magkapatayan talaga. Halos pares na ng item eh. Tingnan nga natin yung item dito ng Bruno, Zask at saka nitong Bruno. Excuse me. Bruno may Wind Talker, may Wind of Nature na. So okay na to, makaka-dodge na siya ng ulti ni ano ni Claude. Makakita tayo mamaya siguro for this sa Bruno, magtatanggal na rin siya ng boots kasi super dito kaya Ayong God goods lang naman na mawala na siya agad ng boots dito kasi nasa stop naman siya, movement speed naman talaga yung passive niya. Pero anyways, level 4 Lord or level 3 Lord dito dadaan sa middle lane side for Finesse Emperors. Kailangan maging maganda ang kanilang pasok dito or else mahihirapan sila feather extract dito para kay Malcho Lord Blagaboom kalahati ang buhay dito ng inhibitor turret na sira pa nga ng Finesse Emperors. And Lord has been defended here by Team Kingpins. Gaya na sinabi natin, mukhang level 4 Lord yata ang kailangan dito. Kuroko na pinta mag-flicker out agad. Ang sakit naman ng Bruno dito. Oy! Grabe naman din that connection. Grabe, lumipad mga kaibigan. Lipad, Finesse Emperors, kumbaga. Pero ito na, si Yo na iwan na lang din sa Dreams with a mega kill para sa ating Xborg. Another one, naupo, gusto pa. Pero wala, nabasag dito ang middle at saka yung top tier turret dito. Medyo delikado for Kingpins. Open na kailang base. Uy, tinayuan pa ni Ayong. Teka nga, makakataas pa ba? Umuulit na. Pero okay lang, here comes back up mga besties. Pero uy, naku, bumalik ka pa. Ayun, naku, full kill pa.
Napatay siya yung guard. Ito na, last insanity hala. Sige, bakbaka na. Ako na gandaan dito for Kingpins. Buhay yung Bruno nila. Merong free hitter. Isang tira na lang siya. Ala, lumiko! Lumiko! Isang tira na lang lahat. Konti na lang buhay dito na mga players come from Finesse Emperors makaka-uwi. Yung tatlo para depensahan ang kanilang base. Tatlo laban sa tatlo. May marksman. Apat pala. Apat laban sa apat. O sige, mabuhay na lang kayo lahat. Hindi ko na po sasabihin. Oo, oh, grabe. Grabe dito mga... intense din talaga sobra. So, kailangan huwag na magpapatay dito kung sakasakali ang both sides. For Kingpins, sana sa kanila talaga pinaka-pressure kasi nabasagan sila ng mid tsaka top 3 dito. Pero ay, parehas lang pala halos. Naku po, talagang magkamali talo. Magkamali talo dito. Bukas kaya na maganda, maganda sana yung lipad ni Joe. Kaso, meron po palang Dexter yung kulot. Kaya alayo. Alayo na narating niya. Parang naging team song yan, you know. Go get it. Oo nga, no? Alay na natin, baby! Kaya wala siya choice ko siya. Sige na, nandito na ako. Laban na. Taas kamay. Literal na ang at full force. True. Ayun yung problema nga. Ang ganda na yung pagka-timing ni Ayong Gad dito. Talagang parang ano yung mas malayo pa sa hila ni Kaja yung nangyari kay ano eh. Kay... Nagulat ako galing dun sa inhibitor sa top lane. Dito na punta rin sa baba. Ano yun? Parang ang hila ni Kaja. Grabe. Ang layo nung narating mga besties. So, for that split second, di ba, makikita natin na talagang master na neto yung hero nila, mga bestie wap. And for this, patas lang din naman. Level 4 lord na nga ata. Mukhang tatama kami niya ati siya until for this time, mga besties. 20 seconds, magkakaroon ng level 4 lord. Ang problema niyan, medyo matagal-tagal na to, ano yun, matagal-tagal nang patayin ko sa kasakali. Baka magkaagawan na naman ng lord or magkaabutan. Na, or other than that, mayroong sesegue push para 20s game. Oo nga pala. Yung pala yung problema din dito sa sitwasyon ng tore ng bawat teams natin. Actually, for Kingpins, hindi advisable para sa nilabang split push. Ang pinakamagandang gagawa niyan, Finesse Emperors. Kasi kung baga sa lineup ng Kingpins dito, kailangan pa lahat. Siguro, pinakamaganda mangyari dito, magpapay siguro si... puro siguro. Pinakamaganda mangyari dito for Kingpins, makakuha nila sa Angela sa top lane. Pero anyways, ganyan sinabi natin matagal bago masira ang isang Lord or mapatay isang Lord dito. Kalahati na lang buhay niya, nandito rin ang Kingpins for the backup. Puro ko nandun naka-zone out, pero ito na ang last insanity cover. B! Lord, nakuha ng Parsa ba, man? Ako po, ito na, Blazy Suit naman. Pwede Spirit, Emperor's and Soul Force as well. Pero layan dito, wala Spirit ng laban. Kung ako wala ng buhay, Bajo dito, lumalaban pa. Flicker out para sa isang rock. Ako, ito na, partition attack sa talaga, mga besties. Sunog na to, mga kaibigan. Tostado ang isang buhaya doon, mga kaibigan. And beautiful steal coming from Majo Trisha. Kalahin mo nga naman noon, nakuha niya pa yung level 4 lord dito. Kung sila lang nagpakahirap kami ang ani. Kahit apat ang patay kung kaampe, okay lang. Makunat ko na itong lord na makakasalubong nyo. Yun nga lang, baka rectine sila sa top lane. Mukhang ganun na dahil 20 seconds pa ang pinaano dito. Pinaproblema. Ulti na sa minion. Oops, nice one. Another one. Ay, that is it for this series. Congratulations to Finesse Emperor. Grabe, mga bestie wap, kakaiba. Ang pinakita dito.